Guys, welcome to our vlog. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo yung experience namin kung paano kumita from 1,000 pesos up to 17,000 pesos. So, siguro diskarte yung kailangan. Hindi mo kailangan ng malaking halaga para mag-start ng small business. Kailangan mo talaga ng tiyaga, tapos tiwala. Hi guys, welcome to our vlog. Subong bumili kita sang flowers. Tapos tagalog kita siguro. Para ibenta namin bukas sa cemetery. So, isang basket, 150. Ito ako yung gumagawa ng ari. Tapos siya yung nagyayati kita sang flowers. So, ito yung flowers natin. Hindi ko lang ilagay sa mga. Kita mo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So nag-start kami mag-business nito, yung ano, 1k lang yung budget namin. 1k lang, then tumubo siya ng first day tumubo siya ng 2,000 plus, kaya bumili naman kami ng ano, laklak, then hanggang sa umabot na ng 17k. 17, mga 17. So, kasi naman hirap. Jadi kami gumagawa, tapos para gumagawa, magbibenta na lang kami. Dari asal, pero maganda yung kita. No? 150! Yung dahon, hindi namin ito binili. Kinuha lang namin doon sa, saan ba yun? Sa... Barangay... Barangay Katuldulan. Yung Katuldulan. Kasi kung bibili ka, aabot ka ng 60 pesos. Bundle. Pero kung kukuha ka lang, libre lang. Hmm. So yung first nakita namin, last week, inayos namin ng, ano, ng balko, ano, garahe? Nakala ko sa balko. Inayos namin ng, ano, ng garahe namin. Nang utod, hindi nang sasakyan. Pero, sa profit namin dito, hindi namin paalam kung saan namin gagamitin. Pero, I think, flooring, sa flooring ng garahe. Hindi naman siya nakatayos, pero, yung flooring yung pang mahirap na, ano, pang mahirap na garahe. Yung binili namin bulaklak, siguro mga almost 2,000. At saka mga basket. At saka yung mga basket. 15 pesos to, yung basket, 15 pesos. Pero pag nabenta na namin, ewan ko kung magkano. Hindi naman siguro malulugi. Lugi lang yung ano, yung pagod. Pagod. Siguro matatapos kami, ano tayo nag-start? Mga 6:30? Mga 6:20 kami nag-start. Siguro matatapos kami mga 11. 11. 11 p.m. Maybe. Madali lang siya kasi dalawa kami gumagawa. Hirap kasi yung isa lang. So mas mabilis kapag dalawa yung gumagawa. Kasi may nagpa-cut, may nag-arrange, ganun. Tapos kikausap ka. Kikausap ka. So yung business namin, ay ano, paano yung sama sa yung business namin? Kaya nakakita kami na negosyo. Kaya yung mga talagang business namin, yung division divide kami. Hindi kasal, birthday, hindi nakini, kasama yung kasal-sal, ito dulo, bisa kayo, kaya lang. Hi guys, time check tayo, it's already 11:40, so natapos siguro kami mga 11. So, papakita ko mamaya yung finished product namin. Yan. Nakagawa kami ng 50 plus na basket ng flower. So, ready na to bukas para ibenta. Yan. So, yung si Poy-Poy tulog na kasi may trabaho ko siya bukas. Siguro mga 9 a.m. Pero 7 a.m. i-deliver niya na namin to sa pwesto bukas. Kita nyo na yung product namin. So, sa
4,000 na bulaklak nakagawa. Ay, hindi, 5,000 na bulaklak nakagawa kami ng 60 na basket ng flour. So, kung ibebenta namin sa 100 to 150, dyan siguro sa mga 5 to 7K yung kita namin. So, gumawa kami ng medyo malalaki para ibenta namin ng 250. So, kasi yung minsan, yung iba, gusto nila nung malaki para isahan na lang. Pero yung iba, gumagawa kami talaga ng maliliit na basket ng flour. Kasi yung ibang pumupunta sa sementeryo, tatlo yung kamag-anak. So, at least mas makasave sila kapag maliliit. At least lahat mabigyan nila. Ngayon, i-share ko naman sa inyo kung paano kami nag-travel papunta. Galing dito sa bahay, papunta ng sementeryo. So, wala kaming sasakyan. Kaya hiniram lang namin yung tricycle ng ate ko. So, sa tricycle namin siya kinakarga papunta ng sementeryo. Siguro mga 4 kilometers papunta dun. Tapos si Poy-Poy lang yung nagda-drive. Kasi kapag aarkela kami ng tricycle, babayad pa kami ng 200 to 50, so hindi na, marunong naman siya mag-drive, so kaya siya na lang nag-drive. Pwesto namin sa sementeryo. So ngayon, nakita nyo na yung pwesto namin. Maliit lang siya. Pero bentang-benta. Kasi kami lang talaga yung nagbebenta ng bulaklak sa place na yon. Tapos ngayon, ipapakita ko naman sa inyo kung paano kami kumain. Kasi walang karinderya doon na malapit. Kaya yung ginawa namin, yung pamangkin ko pumunta doon sa amin at nagdala na lang ng pagkain. Para doon na lang kami kakain ng lunch namin. Kasi kapag lalabas pa kami, sayang naman yung bibili sa hours na yun kasi lunchtime 12 to 2 p.m. yun yung marami talagang bumibili, nagbibisita kasi yun yung free time ng mga nagtatrabaho. So, yan, papakita ko sa inyo. Hope you enjoy our video. Mag-isa lang pala. So, hope you enjoy my video. At saka sana may natutunan rin kayo. Kahit sa maliit na pera, kaya nyo rin makakita ng malaki. So, ipapakita ko sa last video ko, ipapakita ko sa inyo kung saan namin nilagay yung ibang kita namin na pinagawa namin ng garahe. Kasi maliit lang yung bahay namin. So, kailangan talaga namin ng malaking space sa mga ginagawa namin, sideline namin. So, kailangan talaga namin ng malaking space, yung mga gamit, yan namin nalagay. Kasi nagde-decorate rin kami. Kaya maraming mga gamit, wala talaga kami lalagyan sa space. Kasi maliit lang yung bahay namin. So, ipapakita ko sa inyo. Hope you enjoy my video. So, please guys, don't forget to click the subscribe button. Then, hit the notification. Kaya siguro mga every 2 days magbablog ako kung ano yung ginagawa ko sa lifestyle. So, siguro yung next video ko, i-share ko sa inyo yung mga paintings ko kasi mag-join naman ako sa Art Guild ng probinsya namin ng Santa Barbara. So, ipapakita ko sa inyo yung mga paintings ko tapos kung paano namin ibibenta at saka kung saan ko naman ilalagay yung kita ko. So, hope mag-subscribe kayo para updated kayo sa mga video ko. Salamat! Guys, hope may natutunan kayo sa video na to. So, kaya pasensya na kahit hindi masyadong ako magaling mag-edit kasi first time kong mag-vlog. So, ito yung first video ko. So, medyo nag-aaral pa ako kung paano mag-edit ng video kasi hindi talaga ako sanay na mag-re-record, mag-video. So, hope you enjoy my video. So, salamat!